Yo mga man, kamusta kayo? Nandito tayo sa bahay ngayon. Hindi tayo makapag-skate dahil umuulan at masakit din ang likod ko. Hindi ako makayuko ng maayos. Pero ano nga ba papag-usapan natin ngayon? Ang papag-usapan natin ngayon ay ang pinagkaiba ng bearing na may takip at bearing na walang takip. Alin nga ba sa dalawa na ito ang mas okay gamitin? Alin nga ba dito ang tatagal at alin dito ang dapat mong gamitin? Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na lahat ng bearing na nabibili natin para sa skateboard ay meron talagang takip. Merong ibang skaters lang talaga na gusto nilang tanggalin yung takip ng bearing nila sa iba't ibang dahilan. Katulad na lang na ma-achieve daw natin yung maingay na spin kapag tinanggal natin yung takip ng bearing. Which is totoo naman mga man, nakagaya nito. Ang sarap pakinggan, di ba? May ibang skater din na nagsasabi na mabilis daw umandar ang bearing kapag walang takip. Isa pa, merong ibang skater ang naniniwala na kapag pinasukan daw ng dumi itong bearing na walang takip, katulad ng alikabok, matatanggal din daw yun ng kusa. Kasi nga, butas yung bearing natin at merong malalabasan ng dumi. Hindi katulad ng bearing na may takip na kapag pinasukan daw ng dumi sa loob, ay hindi na daw yun mawawala kasi nga walang malalabasan yung dumi. At mas mabilis daw bumagal ang bearing kapag ganon. Kaya sa video na ito ay sasabihin ko sa inyo ang totoo tungkol sa dalawa na ito. Ipapagkumpara natin sila based on my experience pagdating sa speed, dirt resistance, at lifespan. So alin nga ba dito sa dalawa na ito ang mas maganda? I-switch muna natin tong camera. Okay, ayun, nakasetup na yung camera natin. Okay mga man, unahin natin sa speed. Sa buong experience ko ng pag-i-skate, hindi ko nakitang may pinagkaiba sa speed ang bearing na may takip kumpara sa bearing na walang takip. Kasi nakadepende yan sa quality ng bearing natin at sa gulong na ginagamit. Oo, mas matagal umikot ang bearing na walang shield kumpara sa bearing na may shield kapag papaikutin lang natin siya gamit ang kamay na kagaya nito. Kita nyo, una agad dumihinto yung bearing na may shield. Pero kapag nilagay na natin to sa board, nilagay natin sa gulong, ni rides natin, doon na sila nagiging parehas pagdating sa bilis. So bakit ganun, Troy? Para maintindihan nyo sa experiment na ito, ang papel ay ang bearing na may takip at ang bato naman ay ang bearing na walang takip. Kung sabay mong ilalaglag ang papel laban sa bato, syempre mas mabilis bababa ang bato. Pero kung lalagyan mo ng pabigat ang papel, parehas na silang mabilis bababa. At parehas lang ang principle nito kapag sumasakay na tayo sa board gamit ang bearing na may takip kumpara sa bearing na may takip. Ngayon, punta na tayo sa dirt resistance. Sino nga ba sa dalawa na ito ang mas makakaiwas sa dumi? Actually, yung bearing na may takip ang mas makakaiwas sa dumi, alikabok, o kung ano-anong dirts. Totoo naman na kapag napasukan ng alikabok ang bearing na walang takip, lalabas din naman ito. Yun ay kung tuyo ang bearing nyo. Ang bearing kasi natin mga man ay may lubricant o may langis sa loob. Kagaya na itong bearing na to. Wala siyang takip pero may lubricant pa rin siya sa loob. Mapapansin nyo na hindi siya ganun katulin umikot. Hindi katulad nitong bearing na to na tuyong-tuyo na siya, wala na siyang lubricant sa loob. At kapag dumapo yung alikabok sa bearing na may lubricant tapos wala pang takip na kagaya nito, imposible nang maalis yung alikabok ng kusa kasi nakakapit na. E Detroit, papatuyuin na lang namin yung langis ng bearing para hindi kumapit yung alikabok na kagaya nitong bearing na to. Oo, pwede nyo namang gawin yon, pero hindi lang naman kasi alikabok ang pwedeng pumunta sa bearing natin. Pwedeng wax, pwedeng pintura, pwedeng maliliit na bato. Isa pa, pag pinatuyo natin yung lubricant sa loob ng bearing natin na kagaya nito, mas bibilis ito mag-produce ng heat. At yung heat na yon mga man ang pwedeng magpa-deform sa ball retainer ng bearing natin. Ito yon yung ball retainer nasa gitna ng bearing natin, yung parang plastic na yan. At kapag na-deform yan mga man, yun ang nagiging sanhi ng pagsabog ng bearing. So hindi din good idea na patuyuin natin yung lubricant ng bearing natin. Mas hindi talaga napapasukan ng dumi ang bearing na may takip. Kaya nga kapag nag-i-skate tayo, nangingitim yung takip ng bearing natin. At yung mga itim na yan mga man, nakikita nyo sa gilid, yan sana yung mga dumi na papasok sa bearing natin kung wala itong takip. Okay, ngayon punta na tayo sa lifespan ng dalawang bearing na ito. Sino nga ba sa dalawa na ito ang mas matagal masira? Ang sagot dyan mga man ay depende sa paggamit natin. Kahit na walang takip ang bearing mo pero inaalagaan mo, nililinis mo, matagal pa rin itong masisira. Pero kung hindi ka mahilig maglinis ng bearing o kaya nag-i-skate ka ng sobrang dalang, mga isa sa isang linggo lang, huwag mo na lang tanggalin yung takip ng bearing mo. Mas okay yon kasi hindi agad mangangalawang yung bearing mo at hindi agad matutuyo yung lubricant. Paalala din na hindi lahat ng bearing ay pwedeng gamitin ng walang shield. Lalo na yung mga bearing na kagaya nito na bakal yung takip.
bawal na bawal natin itong gamitin ng walang takip. Masisira agad to. Pero kung hahayaan lang natin itong dalawa na ito na ginagamit, walang linis-linis, bearing na may takip versus bearing na walang takip, para sa akin mas tatagal ang buhay ng bearing na may takip. Gusto lang talaga ng ibang skater na walang takip ang bearing nila para maingay kapag pinapaikot. Sana nakatulong itong video na ito. Yun lang, ingat kayo at skate safe mga man.